Ayun mga kangkas, na ipapakita ko sa inyo kung ano ang hanap buhay ng mga tao rito. Yun nga, kapag nasa bukid ka, nasa probinsya, kadalasang hanap buhay nila ay mag-alaga ng baboy. At itong talungan na ito, kalapad. Ganito ang trabaho ng isang magsasaka. Talong, palay, yan, palapad ng talungan. Sa pagtatanim ng talungan, wala akong gano'ng experience dyan, no? Pero sa palayan, medyo yan yung trabaho namin nung bata pa. Mag-ayos ng pilapil, magtabas ng pilapil, mga damo. Pero mga kakangkas, ito, napakaganda rin ang harap buhay ang magtalungan. Pag sinuwerte ka dito, daig mo pa yung namamasukan sa kumpanya. Ay, kagandang pagmasdan. Napakalawak ng mga talungan. Soon, baka nandito na rin kami sa probinsya. Medyo nananawa na rin ako magtrabaho sa kumpanya. Wala rin namang nangyayari. Susubukan namin ang buhay probinsya. Although, nung mga bata kami, talagang sa probinsya kami nakatira. Ay pangarap namin na makarating ng siyudad. Kasi nung mga bata pa kami, kapag nasa probinsya ka, talagang feeling namin, talagang ang tingin namin sa aming buhay ay napakahirap. Although sanay naman kami sa ganung buhay, pero kung ikukumpir mo sa iba, sa siyudad ay. Pero base sa experience ko, medyo mas okay din dito sa probinsya kung meron kang lupa at puhunan para sa pagtatanim. Nakita niyo naman, napakalawak ng talungan. Diba? Ayun, malapit sa aming bahay, pero iba ang may-ari ng talungan ito. Ayan. Ayun mga kangkas, oh, napakasarap ng hangin dito sa probinsya. Ang dami mong makikita ang mga puno. Ayan, mga nyug, mga niyog. Kung gusto mo ng buko, pakawit ka lang. Mamasyal-masyal ka lang dito. Pwede ka nang manguha ng pang-ulam kahit hindi sa'yo. Magsabi ka lang. Sabi nga ng may-ari eh. Alay, kuha ka na lang ang diyan ng ukra, talong, di ba? Pero pag doon yan sa siyudad, ay, kamahal. Talagang napakabilis ng gastusin pag nasa siyudad ka. Lahat doon bili. Pero kung ikukumpir mo, mas makakatipid talaga dito. Yun nga lang, ikaw ay nasa probinsya. Pero yun ay pag bata ka pa, talagang pag nasa probinsya ka, parang ayaw dito eh. Pero pag nagkakaedad ka na, yun, ibon, wak. Parang gustong-gusto mo na dito, parang gusto mong bumalik, gusto mo na ng normal na buhay, simpleng buhay. Kahit ako mga kangkas, gusto ko na ng simpleng buhay, normal na buhay, yung magtatanim ka lang. Tingin ko makakatipid kami dito. At bala ko yung makukuha ko sa kumpanya, nag-iisip na lang ako ng negosyo na siya naming ikakabuhay dito. Yun yung parang pangarap ko ngayon. Kung kailan tumandas ang nangarap na ang tudo eh. Ganun talaga mga kangkas, ganun talaga ang buhay. Pagbata ka pa, sawa ka na sa probinsya, sawa ka na sa pagbukid. Ngayon, nung maranasan mo naman na ikaw ay nasa siyudad, nagtatrabaho, namamasukan, muling bumabalik yung kagustuhan mo na manirahan dito sa probinsya. Ang sarap, sobrang sarap mga kangkas manirahan sa probinsya. Presko ang hangin dito, maganda ang klima. Eh sa siyudad, mausok. Kagaya ngayon, no? Siguro kaya ako inuubo. Dahil sa usok sa probinsya. Dahil sa usok sa siyudad. At nakikita ko yung mga tanim nila dito.
mga hiyog. Sari-sari mga tanim at yung mga alaga nilang hayop, may kambing, may baka. Kasi kung sila nga nabubuhay ng maayos, bakit hindi natin kakayanin, di ba? Ayan mga kaangkas, oh. Puro talungan yan. Puro talungan, napakaraming bunga. Napakaswerte ng may-ari. Ay mga kaangkas, hindi sa amin to. Ibang may-ari niyan. Binablogs ko lang kasi natutuwa ako talaga sa mga halaman. Gaya nito, oh, pang ulam na to. Yung mga kaangkas ang tawag dito, pilapil. Pilapil. So bago maging bigas ang ating kinakain, dito sa tinatanim. Yan ay patutubigan muna galing dyan sa irrigation. Palalambutin ang lupa. Dahil galing sa tag-araw yan, eh, medyo matigas ang lupa. At habang binababad yan, yung may-ari nagpiprepare na ng punla. At kapag malambot na yan, aararuhin na yan. Dudukalin uli yung mga lupa. Although hindi ako sanay kung ano ba talaga ang procedure dyan, pero ganun yung nakikita ko. Ito po yung palaya na sinasabi. Dito tinatanim yung palay, yung kinakain natin bigas. So marami ho ang proseso bago maging bigas ang isang palay. Dadaan yan sa punla, may tinatawag na sabog, may tinatawag na punla. Dito po siya tinatanim. At pag natapos na kayong umani sa palay, pwede nyo isingit yung talong or okra tulad nito. Ito palayan din to dati. Yun mga kaangkas, oh, ito yung tinatawag na patubig galing yan sa irrigation. Yan. Sa bawat pagitan, meron siyang kanal. Diyan pinadadaan yung tubig. Supply, kumbaga, para madiligan yung mga okra at talong. Baby pa yung talong.